are now joined once again by Vern and Vernice dahil kanina kinukwento ni Aina yung kanyang Picos journey. Pero may good news dahil may anak si Aina, 21 years old, di ba? Pero di ba kung bakit ka nagkaanak, ikwento mo sa kanila. Bakasyon lang po. Kailangan din yung lifestyle talaga natin healthy. Although before po, hindi talaga ako kumakain ng gulay. Hindi ako masyadong umiinom din ng tubig, tapos laging puyat. Bata ako, 17, uminom na rin ako ng alak. So, naano po talaga ako dun sa unhealthy lifestyle. Then, nung change ko siya last year lang kasi nag-pandemic, nasa bahay lang ako, biglang sinipag mag-workout, yun. Although, wala pa po kaming plan, hindi talaga namin pinlanong magka-baby na tayo. And yun, prayers din talaga. Binigay lang. Tapos hindi kasi, when you got pregnant, nag-ano ka, pills, di ba? Yes po. Continuous yung pills. Anong po pills yung iniinom mo nun? Contraceptive pills. Okay. Nakaka-contraceptive! Yes. Pero pang-contra pa. Kinakontra pa ito na punti. Binigay. Nakalusot. Magaling yung asawa ko. Oo. Dok, may tanong ako, bakit ganun? Pag hindi mabuntis ang isang babae, ang usually problem babae, di ba minsan lalaki din? Pareho kailangan magpapacheck. Lalaki tsaka babae. Kasi, di ba? Kaya nga sa mga guys eh, dapat supportive. Minsan yung mga lalaki ay magpa-check up eh. Oo, sasabihin, normal ako, wala. Oo, oh, may nakausap akong ganyan yes dati. Sa ayon culture ng kasi natin, sa Pilipino, laging babae ang pinapa-check. Pero hindi, dapat sabay. Actually, yung nanay at tatay pwedeng mag-consult sa OBGYN. Sila na yung mag-re-request ng seminalysis. Tapos from there, kung kailangan i-refer sa urologist ang lalaki, kung may problem dun sa resulta, then sabay silang wino-work up. Nagpa-check din ba yung mga yes, partners ninyo? Yes, nagpa-check. Pero at first, it took a while. Parang 7 months rin kami nagtatry nun before finally na-convince siya na to take it. Pero you know, it's so hard and I'm sure yung mga nanonood na naka who went through the same thing. Pag normal rin yung husband mo, medyo like mas mabigat rin yung feeling sa wife, of course. So yung husband mo walang problem? Walang problem. Normal siya at talagang super normal. Pati yung blood work niya, normal. So yun rin yung I think medyo mas naka-depress sa akin nung time na yun. Kasi ako talaga. Parang ang burden na sa babae. Kaya tama yung sinabi ni Doc. Super important ang support ng partner. Yes. Mm-hmm. Ang masasabi ko lang, parang ideal itong tatlong subjects natin na may PCOS kasi payat, masipag, kung gagayahin lang yung strategy nila, I think magiging maganda yung course. Pero Doc, I have a question. Yeah. Kung, of course, sa everyday na, like who's watching, ano yung easy things to do? Like, syempre, kainin, dapat bawal kainin. Yung mga magagawa ng lahat. Siguro yes para. Ang ginagawa ko na lagi yung healthy plate eh. Diba? Sa healthy plate, sa isang plato, kalahati doon dapat gulay. 1/4 lang yung carbohydrates, either rice or bread. 1/4 lang yung protein eh. Eh tayo pabaliktad eh. 3/4 of the plate, puro rice. Tapos yung protein natin, yun na. That's it, diba? So pag ganun ang diet natin, mahirapan talaga. Dok, may question din po ako. Paano po pag, syempre, yung iba po sa atin, hirap kumain ng gulay, katulad ko po before. So, ano pong pwedeng i-substitute dun? Syempre, kakain pa rin ng gulay, pero hindi ganun karami yung portion ko. Siguro yung mga fruits na lang, like apple and pears and suha, pwede mo ipalit dun. Kasi high fiber din naman siya. Diba? Pwede yun na lang ipalit mo. Tapos marami namang gulay ginawa ang Diyos eh. So, pwede ka pumili ng gusto mong... Ano yung pinaka-nutrition? Magaganda, broccoli, no, cauliflower, mamahalin, kale, local, Doc Lisa, kangkong, saluyot. Kangkong, saluyot, alokbati. Sarapan mo na lang yung paggisa o pagluto. At masasarapan mo na rin ang gulay one day. Pero sabi nga nila, iba't ibang kulay ng kinakain mo. Red, red orange, green. Pag sama-samahin mo yon para makuha mo yung lahat ng nutrisyon na kailangan mo. Mm-hmm. So what did you learn in your journey of going through PCOS when you went through this physical challenge? For me, maybe what I really... I'm happy na nagpa-check ako agad. I think that's the most, number one yata, especially for the viewers out there. Dapat magpa-check kayo sa doctor, sa OB-GYN ninyo. I think that was the first step to a
you know, to making our lifestyle healthier, better na rin. And of course, I also got to consult with my fellow, ano, who's going through it. At least we get to learn from each other. But that's true. Yeah. Kasi kung hindi rin ako nagpa-check because of her. Kasi dati, syempre, especially pag lalaki, huwag ka na magpa-check. Ano lang okay. Yan, normal. Kaya natin yun ng natural way. Pero because nga, nagpa-check ako, alam ko na meron akong PCOS, meron ako. At least na-address na yun. And in the long run, sabi nga nila, Doc, at least long life rin ako. And, yeah. Diba, at least you get to adjust. Hindi siya surprise when I'm 40 years old, 50 years old, na may diabetes na pala ako. Ganun. Mm, naagahan. Mm-hmm. Ikaw naman, Vern, what did you learn when you were going through this chapter this in your life? Chapter, yung not having a kid, it's really God's timing. Hindi kahit anong medicine, kahit anong punta mo sa doctor, kahit anong pahilot pa, tumbling-tumbling ka na sa positions mo. If it's not your time, it's really not your time talaga. May tanong pala ako dun sa pagbubuntis, Doc Lisa. Makakatulong ba yung hilot? Kasi marami akong nakausap na, di na, nagpahilot lang ako, nabuntis na ako. Yung hilot, sa una, kung hindi ka pa buntis, allowed naman yon, nakakatanggal ng stress. Ikaw naman, Aina. Ngayon na you have a baby, nalampasan, magaling na siya sa PCOS niya. Ang galing, no? Totally wala na. So, ano yung natutunan mo dun sa journey mo nung nagka-PCOS ka? Dapat po talaga mag-start sa sarili natin. Kung gusto talaga natin, dapat healthy tayo. Mahirap kasi madali namang sumunod sa prescription ng mga doktor eh. Pero kung ikaw wala sa sarili mo, yung will mo, na gusto mong gumaling, hindi talaga siya mangyayari. And prayers din talaga. Mm-hmm. So, Doc Lisa, para doon sa mga kababayan natin na nanonood ngayon, na hindi nila alam kung may PCOS ba sila or may pinagdadaanan ba yung katawan nila, ano ang dapat nilang gawin? Yes. Ang very common sa kanila, early sila nagpatingin. So, pag maagang nalaman ano ang sakit, anong diagnosis, early din yung treatment. So, marami kang mababago din sa buhay mo. Kaming mga doktor, guide lang kami, pero sa sipag nyo, kaya nyong gumaling. Check up lang. Mahirap maghula-hula. Maraming kababayan natin sasabihin, irregular regla ko, pahingin ng gamot, Doc. Pahingin ng supplement, pahingin ng herbal. Maghuhula tayo ng sakit mo. Diba? Ang daming possibility sa irregular menses. So, isang check up lang sa OB, matatama kang direction mo, okay ka na. Actually, meron akong isang guilty ako sa ganyan. Yung kapag may nararamdaman ako tapos busy ako, i-google ko na lang. Ginagawa niyo yon. Mali ba yun, Doc? Mahirap i-google eh. Kasi pag-google, ilalagay niya lahat ng possibilities. Kahit 1%, let's say, masakit ang ulo, sabihin na niya, brain cancer, lahat-lahat na. Diba? Masakit ang ulo. Ilalagay niya lahat eh. So, pwede dun sa mga doctor. Like sa akin, pag sinabing masakit ang ulo, sabihin ko 99% tension, headache lang yan. O malamang migraine. Kung may cancer ba yan, maliit lang ang chance in the future. So, inaano ko muna doon sa common. By percentage ako mag-play. So, parang ang lesson din na sinasabi sa atin ni Doc Lisa and Doc Willie, do not self-medicate. It's hindi very dangerous. Hindi pwede. Lalo na pag ganito na mga problema, wala namang masama. Kailangan natin ng tulong ng mga expert at yan ay mga doktor. Kaya naman, thank you very much, Vern, Bernice, Aina, Doc Willie, and Doc Lisa sa kaalaman na ibinahagi nyo sa amin ngayong gabi. Thank you very much. Magbabalik pa po kami.